Our Almighty God, Creator of heaven and earth, Father and lover of our soul, you sit on your throne of mercy and rule with your love and faithfulness. You are full of grace. We acknowledge your presence in our lives. Nothing is hidden in your eyes, even our challenges and struggles in life. We come to you with faith. We ask not only for our daily spiritual bread, but to seek your forgiveness and undeserving favor to heal our land, our family members, our friends and neighbors, even our enemies with COVID-19 and other diseases. Holy Spirit, help us to deepen our faith and see the opportunity to believe, obey, and worship as we face this pandemic. You are Lord and God. Encourage us and change our hearts not to fear, but to be full of hope and find ourselves praying and meditating your word. We believe no works of the enemy prosper to your children. Abba, Father, we believe that your Son Jesus Christ is Lord and Savior. He is the truth in our salvation. Hear our prayers, O Lord. And most of all, not our will, but thy will be done. We pray this in Jesus' name, the name above all names, who was and is to come. Amen. The views and opinions of the producers, hosts, and guests in the show do not directly reflect the official stand and policies of the management, the network, and the company. Want to know what's happening in the world of Philippine sports? Sports Bytes brings you latest news and trends in your favorite sports. Hear your favorite athletes and sports leaders tell their stories on just about anything that matters in sports. So sit back and relax as we bring Sports Bytes, only here in Big Media Philippines, your home digital media network. Hello and welcome to another episode of Sports Bytes PH in cooperation with Big Media PH. For this episode, we have as our special guest a former PBA bruiser who played for teams like Tanduay and Coca-Cola. Everybody, please welcome former San Beda Red Lion standout, Sir Ricky Calimag. Good. Sir, kailan-kailan ko kayo kasi isa kayo sa mga bangers no, lalo na yung Tanduay. This was the, ano, di ba, yung kasama nyo pa yata rito, sila Eric Peng, tama ba ako? Yung ba yun? Tama. Tama. Yun. Pero yun nga, sir, ngayon kasi ang nasa spotlight kasi yung mga anak nyo, yung mga, yung si Richie at si RC. Pero ang gusto ko kapag-usapan kayo ngayon, sir, kayo. Okay. Yung ano nyo. Bali, sir, siguro can you give us a bit of a background tong ano nyo, yung basketball career nyo. Paano pa kayo napunta sa basketball? Long story siya eh, pero isi-shortcut natin. Sige, sir. Okay. Siyempre, big influence ko dyan yung daddy ko. Siya yung talaga yung nagpupush sa akin ever since. Kasi taga-probinsya kami, taga-Isabela. So, yung hilig niya sa basketball ever since 80s, talagang sinasama niya ako sa mga games niya. Tapos, ano pa eh, talaga, dati ko na nakita yung mga short shorts dati na natawa ako kasi nga ngayon, bumabalik na. So anyway, to cut the story short, ang harap siya maglaro sa ano, sa Manila. Eh, unfortunately, hindi siya pinalad. So napunta sa akin yung pangarap niya. Ever since bata ako, sinasabi niya sa akin, ngayon ito gawin mo, gusto kong maglaro ka. So yung support niya talaga, ganun. So nung nag-graduate ako ng high school, nag-tryout ako dati sa letran eh. Nag-letran na? Oo, oh, first year. I was only 16 years old at that time kasi baga ako nag-graduate. So yun, nag-tryout ako. Tapos after a year, nag-migrate kami dito. It's 94. Okay. Nag-migrate kami rito. Tapos bumalik kami nung 96. So, nag-decide siya. Sabi sa akin, anak, bumalik ka.
laro ko sa gusto mong laro ko sa Beda. So nag-try out ako sa Beda. Yun, seniority naman. Nakapaglaro tayo sa Beda for 3 years. Yung ka-fourth year ko, sana maglalaro pa ako kasi talagang nag-decide kami na mag-PBA ako eh. Yun ang ano eh. But that was 2001. Mani, saan yung high school nyo? Sa Isabela, Tagaytagi Isabela ako eh. Pero nag-aral ako ng high school sa La Salette, Santiago. Ah, okay. Like 30 minutes away from our town, Itagaytagi. Ah, okay. So, sino sir yung mahapon sa San Beda noong time na yun? Si Coach Atop? San Beda, inabuna, Coach Dong Bergeri. Ah, si Coach Dong. Napaka-bait na coach. Maraming tinuro sa amin yan, not only as a player pero as a person as well. Yan siya yung unang coach ko, pangalan si Coach Ato Badulato. Tapos naging si Coach Ernie Magsano. Okay. Yun. Tapos nag-last year ako, bumalik si Coach Ato, 2000 yan eh. Yun yung huling laro ko sa 2000, yun yung huling laro ko sa Beda. Tapos sa sino yung mga notable names, yung mga naging teammates muna at dun sa San Beda na yan? Yung unang taong ko, sila ano yan, sila Renzi Bar, oh, okay. Alf Rivera, Dino Manuel, Norman Gonzalez, tapos yung naka-teammate ko nga, second year ko, si Kerwin McCoy, mm-hmm. Yan, sila Francis Mercado, Jenkins Messina, mm-hmm. Yan, yung mga naabutan ko. Pero naabutan ko nung huling taong po, si Arjun Cordero. Ewan, kilala mo si Arjun. Oh, si kilala ko. Si Arjun. Arjun Cordero. Yan ang yung huling taong ko, rookie year niya. Mm-hmm. Tapos sir, after your college team, di ba meron tayo doon mga PBL? Tama ba ako? Yung mga commercial? Specialihan ba kayong gano'n? Meron. Naglaro ako sa Montaña Ponchap. Ah, okay, sa Montaña. 2000. Ko under Coach Leo Isaac. Oh, Coach Leo. Pero dyan, si Randel de Ocampo. Yan, sila Wawi Ibanez. Sila Torrente. Naramdaman yung mga player na yun. Yun, yung mga ano ko. Pero isang conference lang ko naglaro dun eh. After ng conference na yun, nag-decide ako na mag-decide yung family ko na mag-PBA ako. Yun, PBA nga, sir. Eh. Nakapag-national team ba kayo? Parang may nakikita ko lumalabas. Yes. After 2001, 2002, nag-national team for a year. Yun lang yung coach ko si Coach Dong. Mm-hmm. Sila Coach Eric Del Rosario, nag-SEA Games kami. So, nagtaro ako sa national, nag-serve ako sa national for a year. Tapos bumalik ako na Santa Lucia. 2005, 2006. Uh-huh. Tapos yun, dire-diretso na hanggang 2011. Pero, Sir Ricky, correct me if I'm wrong, kasi di ba, when you move to the PBA, tando ay ito. Pero, knowing sila Sir Bong nung time na yun, meron na kayong, tama ba ako, naglalaro ba kayo na sa parang ibang diga bago na elevate yung tando ay, or late ka na pumasok? Late na. So, naka-up na sila noon. Yes. Ah, okay. So, sino ang inabutan yung standby na sa from Eric? Sila Eric May? Hindi ko na nabutan sila Sunny, sila Jason, nandyan. Pero yun yung time na na-trade sila Jeffrey, napunta sa Tanduay, Jeffrey Cariaso, Noli Loxin, Bong Hawkins, Saldi Realubit, Bonel Balingit, sila Quidindo Pumarin. Yan, naging coach ko yon sa Tanduay no 2001 si Coach Derek Pumarin. Ah, nag-under na kay Coach kay Manong. Yes. Para nakalimutan ko yun, ha. Hindi ko alam yun, ha. Tsaka yung mga names na sinabi mo na nag-Tanduay, parang ngayon ko lang na Wala na sila Don dito, Montiveros. I mean, Don and Tiveros, sorry. Nandun si Don. Don and Tiveros. Yan yung, I think second year, first year. Mm-mm. Yan sila Jason Webb, yan. Ano na yung lakas ng team yung ano? Malakas. Malakas siya. Kasi siyempre, kaya lang bagong hawak lang ni Coach Derek noon. Medyo, hindi nakalaro si Eric kasi suspended siya noon. Hindi suspended, pero parang may problema yata sa papel niya at that time. Ah, okay. I think lahat mga sa Phil Am siyata na nagka-problema. It was the time yun, ano? Yeah.
Yeah. Yun yung ano, yun yung yung time na yun, yung problema sa yung mga fill-ups na yun. So ito, Sir Ricky, nung yun nga, nakapasok pa na ng PBA, how did it, ano, first year mo, how would you assess it? Ano yung feeling nung when you were able to play your very first PBA game? Oh, very memorable. Before yung first game ko, sumaba ko sa, ano, parang boot camp eh. Kasi, siyempre, mga veterano yung mga kasama ko. Saka si Coach Derek, si Manong, iba yan. Sobrang strict yan. Hard yung practice, very physical game. Siyempre, dadaan kay Bong Hawkins, Nolly Loxin, kila Bonel, kila Salvi. May isa ka pa pupulutin after ng ensayo. Pero, napakadami kong natutunan eh. Before that first game, kaya nung pinasok ko ni Coach Derek, ano eh, ready na eh. Ready na ako. Nung first game ko. So, very memorable siya. Naalala mo pa yung very first game nung kayo kalaban nyo? I think Coca-Cola. Coca-Cola ba? Yeah, naka-score ko ng 4 points. Unang puntos ko sa BBA, sa ilalim. Dalawang beses pinasahan ni Dindo. Okay. So, yun yung ano eh. Pero, yun nga, yung sino sa mga lagi, ano mo nun, kumbaga who was constantly teaching you at that time? Nabanggit mo, ang daming veteranong nakasama mo eh. Sino yung mga parang ginaguide ka nung rookie year mo? Since day one, si Nolly Loxin. Oh, and si The Tank. Si The Tank. Sobrang ano, down-to-earth na player. I mean, lahat naman ng mga nakasama ko, mga veteran, very down-to-earth. Pero to si Nolly, siya yung nag-approach siya. Kasi siyempre, pag rookie ka, bagong draft ka, naiyahiya ka pa sa ensayo. Pero siya talagang siya yung ano eh. O kumusta, siya yung nag-reach out. So parang yung kumpiyansa ko tumaas, parang minsan lang nag-level up na nga yung parang okay, dito na talaga ako sa PBA, kaya ko to, parang ganun. Tapos may mga instance na nawawalan ako ng kumpiyansa, kinakausap niya, laro ka lang, wala yan. Kaya yun talaga pag rookie ka. Napakalaking tulong sa akin, kaya nga hindi ko makakalimutan yung si Nolly. Tapos you stayed there for 3 years, tapa pa ako? 2 years yung contract ko. Okay. Hindi ko, 1 year lang tinapos ko eh kasi binenta sa FedEx yung ano eh. Oh, yeah. Sandwich, you remember? Yeah, yeah. So, doon ako nag-national team after that. Ah, okay. Yeah, doon ako national. Tapos bumalik ako ng PBA after a year. Ah, okay. Tapos you joined Santa Lucia? Yes. Kay Coach Al Francis Chua. May ties din sa Tanway. Oo, hindi. Ako, siya yung talagang nag-scout sa akin, si Coach Al. Ah, okay. Siya yung nagsabi sa akin na, nagsabi sa management na kukunin ako. Tinraft ako. Eventually, nagustuhan naman ako nila Coach Derek Kuman, nila Manong. Kaya napaka-swerte rin talaga. Yun naman, sir. Ito, balik, kumbaga, national team. Tapos balik PBA naman. Sino naman itong mga nakasama mo sa Talusia at that time? Very sa akin si Dennis Espino. Oh, si Dennis. Siya yung ano eh, siya yung pinaka naging best friend ko sa ano, sa Santa Lucia. Siya yung nag-guide sa akin. 4 years ako sa Santa Lucia eh. So nung na-trade ako sa ano sa Coco, sobrang lungkot din kasi siyempre iwan mo yung mother team mo, yung nakasama mong team sa over 4 years eh. Saka ang ganda ng ano ng system sa Santa Lucia, ang ganda ng samahan. Siyempre, yung winning tradition nila talagang ano eh, ayaw din magpatalo ng team, maganda. Oo. Maganda yung management. And I'm very grateful na nagtagal ako ng 4 years ano, sa Santa Lucia. Unpredictable kasi Santa Lucia na, kung naalala ko itong team na to eh. Yung parang akala mo, ganyan-ganyan, pero lumalaban eh. Yung, oo. Di ba? Yun yung... Marlo Aquino. Oo, yun. Nakasabay mo si Marlo? Marlo, sabay ko. Eh di parang ang dali-dali ang buhay mo, nandun si Terry siya kasi Marlo. Oh, abang-abangan lang ako dun sa ano, sa top of the key, titira lang. Yun lang gagawin mo. Oh. And aside from Marlo and Dennis, sino pa ba mga naalala ko dyan? Sa, ano, si, di ba si Jason Webb nag-ano rin doon? Hindi. Wala na si Jason nung dumating ako. Si Paolo Mendoza. Oh, yeah. Oh, yun. Kaya yun mo si Paolo. Si na Krista nandiyan na ba nun? Wala. Nung dumating ako, wala na si Krista nun. Okay. Wala na. Si ano na, si Coach Al na nga yung ano. Kasi dati yan, si Coach Norman. Mm-hmm. Tapos pinalit na ni Coach Al Francis Chua. Mm-hmm.
Yun yung kwento niyan. Kenneth Durendes, nandiyan. Oh, si Captain Marvel. Ano kasi ka ng team nyo? Oh, ano mga veterano. Oh, tama. Yung ano. Pero ano to sa Coke, nakasabay mo rin siya? Kasi di ba lumipat, na-trade ka sa Coke, di ba? Oo, oh, sabay-sabay kami na-trade niyan. Ako, si Alex Cabagnot, basta kasi Kenneth Durendes. Ah, okay. So, at least may familiarity. This was under Coach Chot, tama ba? Coach Chot. Binky Fabis. Ah, si Binky Coach muna. Binky. Coach Binky. Mm-hmm. Okay. So, nung yun nga, kasabay, malakas din yung Coke doon, ha? Nung team yun. Malakas din. So, yeah. Yun nga. So, nung kasabay mo sila, ang ano ko dyan, Powerade? Umabot ka rin sa Powerade? Yun yung huling Coke muna, nagpalit ng pangalan, naging Powerade Tiger siya. Oh. Tapos inabutan ko pa nga yung Global Port kaso under new coach, tapos may mga injuries na ako dati. So, nagpa-buyout na lang ako ng kontrata ko for my last year. Oo. This was 2012, tama ba ako? 2012, tama. Ay, pala yung nandiyan. Pero yun naman, so, kumusta naman yung ano doon? Kumusta naman yung samahan nyo doon? Tsaka sino yung nakasabahin mo doon siya? Sabahin sa Coke, sila Alipig. Sila Arigo. Jan Arigo, yan yung mga notable players dyan. Will Antonio. Hmm. Yan, nakasama ko sila Mark Delan. Tapos ang daming kinuha ng Coke. Dahil si Asi Taulava, ibigay natin. Nakasabay mo pa si Asi, ha? Oo, nakasabay ko. Naglaro ko ng another 4 years ulit. 4 years ulit sa Coca-Cola. Tapos si Dennis Espino, sumunod yun last year kaya o last 2 years, sumunod na rin sa amin. Pero napaka-swerte ko kasi yung Coca-Cola Tigers, yung management niya, yung manager namin si Coach, si Boss JB Bailon, yan, napaka-generous na, ano, na manager yan. Siya yung naging leader namin sa manager, napaka-down-to-earth din niya. Ginabay niya yung mga ano niya. Umabot kami ng championship yan eh. Mm-hmm. Sa Powerade Tigers. Yeah. Gary David. Yeah, yun si Gary David. Oo. Gary David yan. Siya, under kami ni Coach Bo Perasol yun. Mm-hmm. Si Coach Bo yun. Mm-hmm. Matalik. Kaya yung connection namin ni La Coach Bo hanggang ngayon, doon pa rin mula nung player. Tapos ngayon, player pa rin niya yung anak ko. Yun nga. Ang galing ha. Anyway. So Ricky, ano muna tayo, mag-break muna tayo, no, para second segment tuloy natin yan. Marami akong tanong dyan. Nabanggit mong tama nga eh, coach, kay Coach Buka, nag-stop eh. Sige. Okay everybody, we'll just take a short break. Stay tuned, we'll be right back. We'll be back for more sports talks, only here in Sports Bytes. Big Media is all about life's journey. Yung mga yon, mga bata pa sila dati nung nakakasama ko sila. So ngayon, sikat na sila. In digital. Entertainment. Maraming salamat po na nabigyan niyo kami ng opportunity. Information. Story. Inspiration. And experiences. Whenever, wherever you want, welcome. Join us as we push the boundaries of possibility here with Big Media. Here Now is the program for the millennials that will showcase young professionals' worth, aspirations, and successes in doing what they believe is right, progressive, and inclusive. Join them as they discover the path to self and societal fulfillment while making a difference. Hosted by empowered and cool millennial Erica Comison, together with her fellow millennials, they will be making a difference. Only here on V81 Radio, Manila. Tough business out there. So many uncertainties, operational difficulties, deadlines. We provide the solutions and services that your company needs at the best price guarantee with our global principles. And experienced partners, we bring solutions to your current and future business. Innovation, supporting your business as always.
Video conferencing has never been crucial to your business than ever before. Whether it's work from home or remote work collaboration, productive team meetings are crucial to your business success. So whether it's for personal use or from small to medium to large conference meeting rooms, Logitech has the right solution right for you. With our partner Elution's track record of responsive service, you can be assured of reliable and effective video collaboration all the time. Inolution, supporting your business as always. To serve you sooner, email us at support@inolution.com.ph. Are you having a hard time monitoring your workers' performance? Do you have times where you feel you need to help your employees? VoiceO offers a real-time dashboard where you can monitor their calls in real-time, like putting their calls in whisper mode, which lets you talk to your employee to give them assistance without their clients knowing it. Hey Mark, tell him that the subject matter expert will take it from here. Evolution, supporting your business as always. We are now ready to kick in, only here in Sports Bytes. Welcome back to the second segment. Tuloy natin yung ating pintuan kita, Sir Ricky Calimag. No? Marami. I mean, ang sarap talaga sa Ricky mag ano, eh, no? Go back memory lane yung mga ganyan. Eh. Buti, ibig sabihin, inabuto ko yung ira niyo, ganun na ako katanda. Aray ko. Ako, sir, ako, hindi kayo, ako lang. Anyway, sir, ito nasabi nyo nga kay Coach Cooper as well. No? Pinag-usapan natin. Kumbaga, that relationship lasted to this day. Parang it passed to your younger, yung mga ano, generation, mga anak mo. Parang how were you able to maintain your ano, your relationship with Coach Po through the years? At tagal na, may, ito's ano, rare ito. Dekada na. Mm-hmm. Dekada na. Well, right after nung ano, nung nag-iwahiwalay kami sa family, yung text and kumustahan hindi naman titigil niya kasi nga, gaya na sinabi ko sa iyo kanina, sobrang close namin. Parang pamilya kami sa ano, Coca-Cola tayo sa Coca-Cola, sa Coke. You know, pinamunuan niya, sa coaching staff niya. On and off the court, very close kami. So, after career ko, nag-migrate na ako 2013, lagi niya ako tinetext, kinakamusta. Every now and then, nag-text siya sa yung mga special occasions, ganyan. December or birthday ko, or dinamisis ko. Ganun lang yung communication. Tapos, nung naglalaro na nga yung bata, sabi niya, may naglalaro ka na palang anak. Ganun siya sa akin. So, hindi naman ano, hindi kasi bata pa si RC, no? Hindi pa, coach, tuloy mo lang, ganyan. Godly vision advice. Para ko siyang kuya na tatay. So, very special yung relationship namin ni Coach ko. Bihira naman kami mag-usap, pero mararamdaman mo yung connections between us. And then also yung respeto. Yeah. So very ano siya, very special. Ito nga sa Ricky kasi alam niyo si Coach Bo, he's been through controversies yung mga ano, pero nagugulat ang hindi kasi alam ng tao when you talk to Coach Bo, very ano, soft spoken, tsaka ano, ang sarap niyang kausap. So, parang barkada, 'di ba? Yung parang yung pero like siguro most of the coaches they transform when they're on the court calling the shots. Anong basa mo dun, sir? Ako, I beg to differ. Yung pagpapatikos kay Coach Bo, hindi ako sang-ayon dun eh. Parang kilalanin nyo muna yung tao bago kayo pumatikos. Oh, hindi rin ako sang-ayon sa ano eh. I mean, yung mga nakakilala sa kay Coach Bo as a coach or as a person, talagang di, kahit anong sabi nila, hindi mo kami naniniwala. Well, napakasimple na ng approach niya eh. As a player, mahihiya ka sa kanya kasi bihira naman magalit talaga si Coach. Ayun, bibigyan kanya ng mga insights about the game, about your game, tatapatin kanya. Kunyari, may mga weakness ka, you have to work on it. But you have to earn your minutes as well. Yes. So, ganun yung approach na. Pero hindi yung old school na sisigawan kanya, papayayin kanya. No? He will approach you in a nice way. Na parang nandun yung respeto mo sa kanya as a coach. And also, mararamdaman mo yung trust niya sa'yo. Ganun kabait na coach siya. Ito
kasi parang coach mo doesn't deserve itong mga sinasabi niya, mga ganyan, bashing, ganyan. Pag nakakaawa, naaawa rin ako kay coach. Parang yeah, itong mga tato, daktak na daktak, yun naman kilala yung tao. No, the person first, diba? Right, right. Hindi mo rin kasi talaga ma-replace lahat ng tao. Yes, true. Pero as I've told you, yung mga tayo nakakakilala sa tao, especially kay Coach Bo, hindi ako naniniwala, or marami pa rin talaga naniniwala sa kanya kaysa sa nagbabasa sa kanya. True. Nakita mo naman siya ngayon, di ba? At least, andun siya sa ano, nasa taas siya. I mean, siya pa rin yung nagkukul ng mga sinong kukuha. In fact, nagkita kami ito last month. Kasi sobrang iksi lang kasi ng time. So sabi niya sa akin, Rick, pasensya ka na. Wala akong oras, wala kaming oras na ano, kasi 3 days na sila, pagod yung itsura. Sabi ko, naiintindihan ko, coach. Sabi ko, pag-uwi ko na lang, siguro magkikita tayo or something. Sabi, ganun lang talaga yung relationship. Pero, you know, bottom line there is, you know, being a especially as a person, wala akong masasabi, coach ko. Tapos, wala ako. Yung respeto sa pagmamahal ko sa kanya talagang andiyan pa rin. Yun ang masasabi ko. Actually, coach, ano, sa Ricky, maniwala ka. Nakita ko pa naglalaro si Coach Bo. Sa UP. Oo nga, no? I mean, captain ball siya, di ba? Siya yung sentro. Siya yung sentro. Naalala ko si Coach Bo nung nag-sentro kasi walang big man. Alam ko, ang katapat yun, sila Sandro Rimput. Parang late niya, no? Oo, di ba? Pero lumalaban siya. Alam ko mataas siya tumalon. Pero hindi ko talaga siya nakita. May nakita ko mga pictures niya. May mga... Pag nagbibiro kami sa Coke dati, tumatawa lang siya about sa laro. Pero yung mga talagang, hindi ko na sinabi may edad ka na, pero may nakakilala mga may edad na nakita siya maglaro. Anyway, bilib din sa kanya kasi matapang daw si Coach Bo. Tapang niya nun. Mabibilib ka sa kanya, undersized, pero lumalapat siya. Nagsisentro yan. Pag nakausap, lulukoyin siya. Alam ko, naaalala ko yung mga games niya. Kasi salasala ko nun, UAV oh, pinapanood ko. Sabi ko, kawawan to UAV. Pero parang nakikita ko, basta si Coach Bo parati nagsistand out pag sinabi, pag UAV. Kasi siya lang talaga yung center nun. Wala talaga sila sentro nun. Wala talaga siya. Mga 6-1 lang yata si Coach Bo. 6-1. Mga ganun. Pero malapit. Tapang niya. Pero magagawa. Yun nga sa lang gusto kong makakita. Yung mga ganun. Pero lumalapit siya. Shooter pa. Nakita ko. Yung mga ano niya. Kaya sabi ko, okay ito si Coach Bo. Kasi, ano yung minsan pag nag-ensayo kami, after na ensayo, nakita ko tumitira-tira siya. May tira talaga siya. Meron. pero fiery talaga. What we see, yung nakikita natin parang ka-coach siya, talagang fiery siya also as a player. Yeah. The way I remember it. Yung lagi kong na pupulot araw sa kanya, every time na nag-pep talk siya, marami kang matututunan. Yeah. May mga lines siya na hindi talagang tatak sa isip mo eh. Parang may mga insights siya na nakalimutan ko lang, pero under niya kami, ang dami niya mga insights sa amin. Mm-hmm. Na madadala mo, yung mga iba nga, nasasabi ko ni sa anak ko. Mm-hmm. Sabi niya sa amin dati, sabi niya, you never stop learning. True. Ganyan ang buhay. Basketball, you know, skills-wise, you never stop learning. Ganun. Mga ganun ba? Yung mga ano kay coach ko. Pero ito, coach, tanong ko lang. Nung naglalaro ka nun, kasama mo na ba yung mga anak mo? Napapanood ka pa na yan? Yes. Kinasama ko sila sa ensayo. Kumusta naman, sir? Yung ano nila? How old were they at that time? Sinasama ko yung panganay ko, si RC, when he was 5 or 6 years old. Okay. Sa Santa Lucia. Mm-mm-mm. Santa Lucia yan. So, yung dalawa, sinama ko na. Nung nasa kukulo na, talagang gather na sila. Silang dalawa na nag-aabol na sa court. After namin nag-ensayo. Kaya nga, kilala ng mga teammates ko yan. Kilala ni Coach Bo eh. Kasi after ng ensayo namin sa court, nagtatakbuhan na yung mga anak ko doon. Yung dalawa nga, nung gather nga dyan sa Pilipinas, nag-aagawa na sila ng bola lahat. Eh, ganyan. Pero, they were 5, mga bata pa sila doon. When was the time that you decided na to push them to the sport, or introduce them to the sport, rather?
Nag-umpisa kay si RC 9 or 10 years old talaga sa SBP. Nakakatawa nga kasi nga, nung una sabi ko, saka ka na muna maglaro. Kasi, di ba, hindi ko alam, baka... Hindi ko kasi dinetect yung nanay niya yung kinausap niya. Sabi ko, mami, sabi naman niya sa mami niya, mami, gusto ko maglaro. Hmm. So, pag nag-ensayo sila, hindi nila sinasabi sa akin na nag-ensayo sila. Kasi San Beda yung mga yan, sa Taytay. Uh-huh. So, nung nakita ko naman na talagang porsigido yung bata, siyempre, sa player, gusto mo ituro din yung turuan din yung anak. Kaya mo tahan, mapapahiya yung bata. So, nag-decide na ako when he was 10. Okay. Yan, 10. Tapos ilang taon si Richie? 8. Sinabay ko na si Richie. So yun, talagang araw-araw after na ensayo ko, nag-extra kami, ganyan. Tapos sumasama na ako sa mga games nila sa SBP pa lang yung mga yan, sa San Beda. Doon nag-start yan. Ibig sabihin, tinago pa nila sa'yo? Tinago sa akin kasi nga, strict ako, ayoko yung... Ayoko, baka... Siyempre, bata ba kayo? Ganyan-ganyan. Kasi... Siyempre, minsan pag namapagod ako, ayokong maranasan ng mga anak ko yung naranasan natin minsan nasa play. Eh. Yeah. Kasi basketball, masakit eh. Siyempre, ayokong mano sa kanila. Pero nung pinakikita ko, especially sa panganay ko kay RC, na talagang porsigido siya, talagang umiyak pa siya pag hindi siya nagpa-practice. Wow! Oo, ganun ang ugali ng panganay na yun, panganay ko na yun. So, nag-decide ako na kailangan ko supportahan, tsaka siyempre, passion ng bata. Talaga. Hanggang ngayon, ganyan ang ugali niyan. Ganun ang galing. Very, very disciplined yung batang yan. Okay, umiiyak pa talaga para makapaglaro, ha? Tama, oo. Oh, nag-aaway na kami ng miss ko minsan. Si Richie ganun din? Or ano si Richie? Si Richie, nung una, 8 years old siya nag-start, right? Oh, yeah. So, parang, siyempre, bata, susunod-sunod lang siya sa kuya niya. Kung saan pumunta yung kuya, ginagaya niya. Kasi, siyempre, pag kuya, ina-idol niya ganyan. Mm-hmm. Meron nung ano, kasi nag-decide akong magbalik dito nung 11 or 12 years old si RC. Mm-hmm. So, hindi kami nagkita for almost 2 years. Pero talagang yung communication namin, itutukan ko sila. Naging seryoso si Richie nung ano na, nung 14 years old siya. Okay. Nung nakikita ko yung potential, nakita na ng San Beda na kaya. Ganyan. Ganun din si RC. Tapos sunod-sunod na, naggilas si RC, tapos nag-transfer siya sa Lasal. Green Hills. Yeah. So, the rest of the story, yun ah. Oh, kasi naalala ko si RC nung ano, kinikwento sa akin kasi may mga players ako dati na nagpo-coach. Si Carl, sila Carl Santos. Oo. Kinikwento nila sa akin, yung mga, sabi, oh, kumusta na kayo dyan? In-update nila ako sa mga bagong players. So, sabi nga, ay, si Calimag. Sabi ko, paano niya yung dating PBA player? Tapos, yun nga, anak niya, okay ah. May maraming mga anak ng dating PBA player na naglalaro sa Lasal. Kaya lang yun, di ko yung nabutan. Grabe din niya si Coach Carl. Laking tulong din, ano, parang kaibigan din niya si, ano, si RC, saka si Richie. Sila talaga, yung grupo niya, yung talagang nagbigay ng kumpiyansa sa bata. Grabe yung ano, last year ni RC sa head coach eh. Yeah, o si Carl yung nga yung... Oo, ganda eh. Ganda ng ano, ng tandem nila. Eh, unfortunately, na-injured lang kasi si Arsene. Na-sprain niyan eh, nung Final Four. Mm-hmm. So, hindi na nakapaglaro. So, yun, hindi nila sila sinuwerte. Siguro, pag naglaro siya, ibang story, pero hindi natin din alam. Ito, sir, you coach, di ba? Sinabi nyo nga, nasa Lasal Green Hills siya. Usually, ang pagka you come from the... Lasal, ano, pupunta siya na either Lasal Main or Binil. Pero yung KRC, napunta siya sa UP, right? Hmm. So, were you, ano, parang nagkonsulta pa sa inyo si RC na? Or was the decision talagang made? It's a family's decision eh. Okay. Ang naging edge ni, ano, ng UP, for, I mean, of course, si Coach Bo, iba yung connection namin. Yeah. Pero 2 years before na mag-graduate si RC, nagkinakausap niya na ako. Ah. Siya yung coach na talagang porsigido kay RC. Pinapakita niyang interesado sila. Yun na, 2 years pa lang yun. So, yun ang parang kinonsider ko rin na, siyempre, parang ugaling ko na siya yung unang kumansin. Yun ang bibigyan ng chance. So, nung last year siya, siyempre, marami ng nagkakipag-usap. Pero siyempre, iba rin talaga
si Coach Bot sa UP siyempre, 2 years before. Tapos hinarap pa sa akin si Boss JB Bailon. So nandun na talagang siyempre yung connection nga namin gaya na sabi ko kanina, tiniwala ko yung bata sa kanila. Ganun yung nangyari siya. Ah, okay. Pero yun nga, sabi mo nga, nag-iras pa siya and everything. Yun. Ito si Richie naman, iba, alam na natin yung napag-usapan natin nung huli yung ano ni Richie, di ba? Parang I'm looking forward nga na makita siya. Pero yun, sa Ricky, tatanong ko sa'yo, nakikita niyo na the difference between nung time niyo and yung time now. Yung kumbaga, how the national pool, how players are evolving. Ano makikita yung pinaka-big difference talaga nung time nyo at saka yung ngayon sa mga anak nyo? Unang nakita kong difference is yung physicality. Okay. Siyempre, yung physicality natin nung panahon namin, mas iba eh. Tapos, yung panahon ngayon, more skilled na yung mga players. Parang hindi mo na makita kung sino yung big man. Parang hindi na uso yung big man. 1-5, parang isa position. Lahat tumitira sa labas. Nag-dribble, mapasa. So parang iba. Kasi sa amin, yung panahon namin dati, meron kang 4, meron 5. Ilalim yan eh. Oo. Diba, Bruce ko yan. Bruce, ngayon yung sinasabi, Bruce, diba? Ilalim talaga. Pero ngayon, kung hindi ka shooter sa labas, parang hindi ka mag-click sa isang team. True. Yun ang shooting tsaka yung physicality, yun, defense talaga. So, yun yung, that's why parang inanong mo na, yung pag, hinanda mo na to si RC tsaka si Richie. Tama. May na-reason na yun. Kasi parang wala ka shooting, wala. Parang ang hirap eh. Bihira ka mag-survive yung ano, unless na satisfied ka sa role player, yun yung, ano, but if you're aiming for something good, better. Yun yung nakikita ko. Kasi dati sir, ilan lang shooter nung panahon nyo, ilan lang yung mga shooter. Yes, yan, Arico. Ilan lang yan, di ba? Ilan lang. Ngayon, tsaka yung skilled na player, ilan lang din eh. Mm-mm. So yung panahon namin dati, pag malaki ka na, okay na sa ilalim ka na. Mm-hmm. Di ba? Ganun. Pero gaya nga, yung sinabi ko nung last na ano, nausap natin, yung mga bata, talagang minake sure ko na skilled sila. Na parang kahit saan position kayo mapunta, safe kayo kasi skilled kayo. Punta ka sa 3, punta sa 1, kaya nyo eh. Especially shooter kayo. So, safe sila kahit anong position ang gagawin nila. Anyway sir, break ulit tayo. Last break natin bago sa last segment. Sure. Everybody, please don't go away. Mag-break lang kami for the third and final segment with Sir Ricky Calimag. We'll be back for more sports talks only here in Sports Bytes. Are you looking for a solution to address injuries using an advanced non-messy method? Evercryo is here for you. A good way to address injuries and inflamed muscles. Evercryo. Introducing the medical treatment for a range of physical alignments. Evercryo Compression Therapy System. A system that is easy to use. Quick and easy to set up for fast relief from pain and quicker recovery from injury or surgery. Perfect for anyone who experiences frequent pain or inflammation in a certain area of the body. Wrap on and get some cold compression therapy. Evercryo, an innovative therapeutic system to heal comfortably, less the mess. Get into the treasure trove of undiscovered music through Napalm, your new all-Pinoy alternative music. Whether it's rock, metal, reggae, soul, or pop, we have it covered. Napalm features upcoming Pinoy artists and musicians, hosted by Lays Jimenez and Thunder God Bernard. So sit back and relax and enjoy Napalm, only here on V81 Radio, Manila. Video meetings are the future of collaboration. Meetings are like people. No two are ever the same. Logitech provides better meetings where everyone can be seen and heard, because great meetings just don't happen.
Logitech, with our partner Inolution, ensures your video collaboration is at the next level. Inolution, supporting your business as always. To serve you sooner, email us at support@inolution.com.ph. Hello. Thank you for calling us. How can I help you? Just like it should. Introducing Voiso, hosted call center solution. Agile call center suite. Advanced real-time dashboard to track agent behavior and performance. Instantly switch between call stages with event-based navigation. Analyze the contents of each call. Track critical benchmarks. Use more than 50 metrics out of the box. Evaluate call's outcome. And boost your agent's performance. Voiso provides superb audio quality thanks to our own global network. We have the right international telecom experience your business needs. Do more with your calls. Inolution, supporting your business as always. We are now ready to kick in. Only here in Sports Bytes. Welcome to the third and final segment here with Sir Ricky Calimag, one of the former PBA players na napakasarap talaga kausap. Ang dami namin na pagkikwentuhan. Sir, yung ano nga pinag-uusapan natin, iba talaga yung if you want to survive in today's basketball, you really have to be prepared. Yung ano, do you think that at this level, sa mga anak nyo, RC and Richie, meron pa ba tayong, meron pa kayo nakikita na kilala ng improve? Meron. Every ano yan eh. Gaya nga na sinasabi ko sa kanila, natutunan ko yung coach mo. Every day dapat, meron kayo natutunan. Every day, meron kayo improvement. Kasi, pagka nasatisfied sila sa skills nila o sa kung anong position sila na hindi magtatagal yun. Di ba? So, parang ano lang yan eh. Sa akin lagi pa sinasabi ko, no pain, no gain. Pero, in support to sa sinasabi ko, gaya niyan, si RC, sabi ko sa kanya, nasa 3-2 siya. Sabi ko sa kanya, kailangan mo mag-combo guard. Kailangan mo mag-uno, dos, para pagdating sa malalaki, pwede kang isabak mag-point guard. Ganun din si Richie. Si Richie, okay na siya kasi nag-point na siya rito eh. So, ang kailangan lang i-workout ni Richie, yung pagiging physical niya kasi nga naglaro dito, hindi siya exposed ba dyan? So, nung pagbalik niya dyan, talagang may narinig ako talagang nag-a-adjust pa siya. So, yung mga ganun, constant na pakipag-usap sa mga bata, na sabi ko sa kanila, kasi nagre-report sila sa kanila, nangyari sa'yo, ganyan, ganyan. So, you know, as a dad, and as a former player, alam ko yung kung saan naging weakness nila or ano nararamdaman nila. So, sabi ko sa kanya, everyday, ano natutunan mo ngayon? O anong ginawa mo? So, kailangan mong sa susunod, ganun ang gagawin mo. Para sa susunod, alam mo yung gawin mo. Yung mga bagay na ganun ba? So, everyday, ganun. Every, nagigising ng maaga. Matawag sila sa akin, ganyan. Ayun, everyday. Walang pati dyan. Umaga, tatawag sila sa akin. Pagkukwento namin kung ano nangyari sa kanila, ganyan. May mga frustrations, etc. Ganun talaga. But is that because na gano'n? You never tried coaching? Wala akong pasensya, to be honest. Okay. Wala akong pasensya. Wala akong pasensya. Sa mga anak ko kami, na-impatient ako. Sabi ko, how much more sa ibang tao? Parang, hindi ko linya yung pag-coach. Hindi ko talaga linya. Wala akong pasensya. Bagay, totoo yan. Talaga, it takes a lot of patience for you to be a coach. Lalo na, pag may sumusunod sa inyo, diba? Tama. Yun nga, sir. Pero yun nga, sir, Teka sir, malapit na UAAP. Is there any chance we will see you here to watch your kids? Yeah. Uwi ako ng second week ng November. Ah, okay. Andito kayo mapasko? Hindi. Pero paabot ako yung mga games. Magkikita okay. Tayo. Sige sir, kita tayo. Ang sarap pa man nito pag Pasko. Oo nga eh. Kailangan bumalik kasi may nag-aaral pa akong bunso dito, babae. Ah, okay. Ilan ba yung anak niyo sir? Tatlo. Ah, siya yung ito na lang, yung last, yung ano, yung babae. Oo. Oh,
Eto sir, wala ba sports yan? Baka volleyball naman. Volleyball. Nag-volleyball siya. Okay. Mm. Pero ano eh, more ano siya, school, study siya eh. Pero matangkat, 5'8 na rin. Ako, baka may kumuha niyan sa inyo. 15 years old. Sinasabi ko nga sa kanya, sabi niya, parang ayaw niya eh. Ayaw. Wala. Pagkagano ba. Gingan. Eto sir, kukuha naman ako ng opinion mo kasi this is what I ask most of the ano, nakakausap ko. One is yung I'm sure pinapanood mo yung ilas Pilipinas games na ito mga recent kung napanood mo. Napanood yeah, yung ano, napanood yung, ko yung ano, yung huli. Yung huli sa huli. Saudi or sa Lebanon? Yung si Clark, kasama si Clark to, right? Yeah. The last two games namin kasama si Clarkson at si Kai Soto. Oh. Mm. Ano sir ang being a former player, national team, PBA, and everything, collegiate player, ano ang nakikita? Anong, I'd like to get your honest assessment doon sa nakita niyo. Una-una, pwede ba ako mag-comment about doon sa mga nagbabash doon sa mga... Yeah! Actually, natanoyin ko rin kayo, sir. Okay, maganda. Kasi, ano eh, una-una, siyempre, nilagay na si Coach Chot dyan. Yeah. Eh, siya yung irespeto na lang natin. Kasi... Ang nangyayari kasi, hindi tayo nagsusuportahan eh. Diba? Kung sino sana ilagay, supportahan lang natin. Kasi hindi naman makakatulong sa mga players. Kung siyempre, nasa social media tayo ngayon, nababasa nila, oh, coach, ganyan, ganyan. So, negative lang. Negative na negative, negative yung resulta. Samantalang kung irespeto lang natin, supportahan lang natin, malay mo, magiging magaganda yun. At saka, maganda naman yung pinakita ni Coach Chot nung sa Gilas eh. Hindi naman siya puro talo. May pinatunayan din naman. So, yun na. Respeto na lang sa kay Coach Chot at saka sa mga players din as well. Tapos, going back to your question, unang-una nakikita ko yung commitment eh. Diba? Yung commitment ng mga players na kasi lagi tayo nagbubuo last minute eh. Diba? Yun ang nakikita ko. Pero kung meron tayong pool na talagang magko-commit ng ilang years, like what, 5 years from now, whatever na ano, na nandyan lang, talaga nag-iensayo sila, I think maganda yung chance natin. Especially ngayon, ang lalaki na natin, meron tayong Kai Soto. So, at saka marami natin tayong talagang player na nagsisilaki yan talaga. So, yun ang pinaka number one concern dyan. Commitment ng mga players. Tapos, nagkakaproblema pa tayo sa, ano, sa PBA, kung papahiram nila. Hanggang ngayon, panahon pa namin, ganyan na yung problema eh. So I think yun yung number one na problem dyan. Commitment ng mga players, commitment ng mga ng management or teams sa PBA or whoever na mga players na gusto mong pwedeng maglaro sa Gilas. Sir, bukod sa PBA, may isa pa tayong problema. Yung mga, yung, di ba, sir, yung tinan nyo yung Japan, Korea, yung pinag-umawa, di ba? May isa pang problema yan. Yun nga, ititinan ko nga, paano kaya natin masosolusyonan yung ganun, right? So, bakit nagpupunta yung mga players sa iba? Siyempre, papasok dyan yung ano eh, salary mo eh. Yes. Right? Kasi, nung panahon ko, ewan ko kung nagbago na ngayon, ang rookie, ang minimum ng rookie noon, kahit number one pick ka, 150. Mm-hmm. 150,000. Hindi ko alam kung nagbago na ngayon. So ang pinaka maximum ng pipirma ng anong player natin 3 years na top 5 players kamo na top 5 picks is what 9 million pesos in 3 years. Yeah. Kaya nagbabasa ako pero pag inoferan sila ng 1 year sa iba na 9 million agad in 1 year. Mm-hmm. 'Di ba? Doon tayo nagkaka problema. So hindi natin alam, hindi ko alam kung paano solusyonan, paano tapatan ng PBA o sinong nagpapatakbo ng liga natin dyan. Kasi hindi mo na maiiwasan yun eh. Nag-umpisa na, ang dami sunod-sunod na. Kahit nga yung college player pa lang, first year college pa lang, dumidiretso na agad sila doon pag nakita nila may potential. So talagang malaking epekto sa especially college. Siguro pwede tayo maglagay ng ano, rules siguro pag college, hindi pwede maglaro sa ganun. I'm not really sure pero parang nakikita ko inumpisahan na, susunod-sunod na yan. Yeah. Yung marami, sir. Ito, sa college pa lang, marami na eh.
sila Abarientos, si Ugo ba isa. Basta marami, mga notable names. First year pa lang na ba? Si Richie Rivero, kaka-graduate niya lang. So, it's ano, okay lang. Kumbaga, option yan. Yeah. Once to the PBA or abroad. Pero yun right, yeah. Pero hindi rin naman natin matatanggal sila sa kanya yun eh. Kumbaga, they have, kumbaga livelihood din eh. Yung pera, sir, di ba? So, there's a conflict of it. Parang may conflict dyan kung ano, hindi mo rin pwedeng sisihin yung mga naglaro sa Philly, yung naglaro sa Thailand, sa Korea. Kasi, syempre, they're out for greener pastures, di ba? Tama, tama. Pero, I mean, sa akin din naman, siguro pag nangyari sa akin yan, pupunta ako dun sa greener pasture. Di ba? Ganun lang yun, especially kung kailangan ng pamilya. You know, being practical, syempre, gagawin talaga nila yan. Yeah. Pero I don't think mukhang mahirap sir ano yan eh. Ma-check yung ganyan eh. Although it ang ano naman naisip ko naman come to think of it kasi diba ang dami natin muna laro dito. It gives them opportunities. Pero it's the same cycle eh. For example, may discover tayo sa ano sa Cebu or Samar. Pagka na-evolve mo, pagka na-develop mo yan, ito na yung mga ano, kukunin na naman. Diba? Ganun yung nangyayari. Parang mahirap i-check. Actually, may nabasa ako eh. Ewan ko saan ako nabasa yun. Pupunta yata yung PBA management going to Japan to check yung mga rules. Hindi ko alam kung totoo yun. Kung anong gagawin nila doon, kung anong mga rules ang gagawin nila. Parang may nabasa ako. Ewan ko totoo. Malamang, baka gagawin nila lang parang arrangement. For example, kasi yung like yung iba, they have a contract. Kung baga pagkataas ng contract, like in the latest mo si Matthew, right? Pagkataas ng contract mo, wala na, lipat ka na. Siguro ang gusto lang sir ng PBA, i-honor mo muna yung contract mo bago ka lumipad. May nangyari kasi ano yun, no? Live contract, umalis yun, no? Oo, I think that to sila, Kiefer, pag tama pa ako. Pwede, hindi pa naman. Parang umalis pero pinabalik, kailangan tapusin or something. Basta it ended up in a buyout. Yeah. Yun yung mga nangyayaring yun. Yun nga, sir. Pag nangyayari siya sa inyo yun, kayo nga tanongin ko, ano nagagawin yun sa mga anak nila? Di, unang-una, sinasabi ko sa kanila, bago sila i-consider kung whatever offers they have, like outside the country or in the PBA, gusto ko sila matapos. Yun naman ang hiling ko lang sa kanila. Gusto ko sila matapos sa pag-aaral nila. And then, decide na sila, anong PBA or yun naman ang pag-uusapan. Yun nga, sir. Yun ang importante na nakakalimutan nila. You have to finish with the degree first. Kumbaga, backup mo yan eh. Like kayo, sabi nyo, bila kayo na-injure, di ba? Mga ganun. Tama. Dapat you have to be ready for those things. Di ba? Tama. Pero yun na, sir. Ano yun ko lang? Yung ito nga, napanood nyo nga si Jordan Clarkson. Kaya lang ang problem na nakikita natin dito. Once the NBA season starts, hindi natin basta-basta makukuha si JC. So, yeah, yun ang magiging problem dyan. Pero, Tati, ibabato ko sa iyo yung tanong. Yes, sir. Kailangan ba natin mag-stick sa ganong hindi sigurado yung commitment? Or pwede tayong kumuha ng, kunyari, hindi naman ganong ka... I mean, pwede naman siguro sumunod sa yapak niya, pero committed siya. Yeah. Kasi yung mga ganong player, mahirap kunin yung schedule, right? Yes, true. So, ano solution sa tingin mo? Ano dyan? Oo, ako sa natanongin nyo, I would go for someone na talagang hindi masyadong committed and gusto i-committed sa ibang liga, like sa NBA. Yes. Tapos kunin na bata. So, kasi ang inaan natin ito, age din eh, kasi kailangan natin i-factor eh. Yung medyo magbababa yung age. Kasi kung kumari yan, sila, JC is already 30, sila Blash, nakita natin, tumanda siya, pero she still plays in other leagues. Parang kumbaga na naturalized tayo, talagang Pilipinas ka lang. Yeah. Marami tayo naging ganun dati, sir, di ba? Marami tayo na... In age like 19 or 18, pwede na tayo mag-pull dyan eh. Kasi meron ako, may kabatch yung anak ko dyan, si Richie, si Lopez. Lebron. Yeah, kumusta yung batang yun? Nandiyan pa ba sa... Wala na, sir. Nasa ano na. Alam ko, naglaro na rin abroad. O, di ba? Yung nga, marami sa kaya. Yun ang magiging problema talaga natin, sir. Yung sa atin niya ba, sir, yan? Si Lopez? Oo. Ano yung ano yun yan, eh?
Nagkasal din siya, di ba? Nag-RSC siya. Wala siya na, ano, na alam ko, mas ano nga parang, parang basta NBA, ano rin, alam ko, pag-usapan namin, may mga Amerikano ako nakausap, yun nga eh, na single out siya, na kinuha siya. See, very yun potential. Pero pagka meron tayong programa siguro, at the same time, meron tayong pwedeng pantapat, mag-iisip din yung family or yung player. Yeah. True. Yeah. Yun na. Ito naman, sir, si Kai, ito nabanggit. Ito, eh, well, kung nga ano tayo, di mo kinanaturalize, talagang purong Pilipino si Kai. 7-3, he tried his luck with the NBA, unfortunately, di siya na-drop, pero he's still trying naman ngayon sa NBL. Ano, sir, nakita nyo doon sa laro ni Kai nung huling FIBA natin? Ang laki ng development niya compared dun sa last time. Mm. Kaya nga sinasabi ko sa ano, kasi kaibigan ko yung tatay niya, eh, si, ano, si Irvin. Servin. Ako kukula. I mean, hindi kami nag-usap, pero kung makakausap ko siya, I'm pretty sure alam niya yung ano. Kasi tayong mga Pilipino, medyo late bloomer tayo, right? Like yeah, yung muscle thing, yung katawan, paano tayo mag-mature. Eh si Kai, napakabata pa niya. It's only 20, 21 years old. No. Diba? Pero yung development niya, ang ganda. Ganda niya tumira, napakatalino maglaro. Very, very strong kid. So maganda yung future ng bata. Ako, hindi ako magugulat makapag-MBA pa rin. Hopefully, ha? Siya yung first Filipino talaga na lumaki dyan na mag-NBA. Prayerfully. Kasi pride din natin yan. Yes. Magandang, ano yan, magandang panimula ng mga Pilipino na meron tayong NBA player. Galing talaga dyan. Pero going back to the development, napakalaki ng ano ng development nung ano ni Kai, ang ganda kumilos. Iba yung presence niya sa loob eh. Nararamdaman no parang nung nakita ko siya maglaro, parang hindi na siya 2020, parang siya 25, 26 na siya maglaro. Napaka ganda, graceful din siya kumilos. Hmm. Pero sir, yun na, sinabi niyo. Another problem on the horizon. Pag kinuha ng NBA, paano maglalaro sa Gilas? Diba? Oo nga. Pero yun nga, kumbaga may mga ano eh. Kaya talagang ewan ko, parang ang hirap, parang never-ending problem to sa national team natin eh. No? Oo, never-ending. Pero yun nga, sana gawa nila ng solusyon. Kaya niya, may gawa sila ng pulit. Kasi inumpisan na yun eh, di ba? Nung naglalaro pa ako, inumpisan na yun ng unang Gilas pa, di ba? Hmm. Kung pinapapasukan tayo ng politika, or hindi, lagi nabubuwag eh, di ba? Oo. Yung inabutan niya ba sir yung ano? Dati yung NCC, yung Northern Consolidated, na ano niya ba yun? Yung sila Ron Jacobs. So, talaga ito yung national team. Centennial? Hindi sir, bago pa nun. Ano na ba to? 80s pa to? Sila Kalba pa to eh. Ewan ko na rin nyo. Baby pa kayo. Talaga, nanatala naman matanda ako. Nangasal lang ako. Sir, yung talaga committed. So, topic na sinasabi mo. Yung ano na yun, meron talaga nabubuhay. Hindi ko kasi naubutan yan. Yun sir, yung ano, kumbaga may locals, may naturalized sila noon. I think tatlo. Alam ko na lang si Jeff Moore, si Chip Engelan, tsaka si Dennis Till. Si Dennis Till yung pinakamatangkad doon, 6'8". Pero ito yung time nandiyan si Aaron Kaitik, si Hector Calma, Samboy Lim, sino ba ba? Sila Elmer Reyes. Ito yung mga yun talaga, doon lang sila, NCC, Northern Consolidated, na ano, under, ano, si Sir Kuwangpo noong time. Kumusta yung game nila? Nananalo parato yun. Actually, di ba, Dagilas, yung ano, FIBA is, ano, parang ABC Cup to dati, Jones Cup, tama ba ako? Or iba pa? Malaking liga yun. Oo, yun. Nananalo sila doon. Hindi, magaling naman si, ano, si irespeto kay Coach Ron Jacobs. Magaling oh, naman. Pero yung mga players nun talaga, talagang dedicated sila. Hindi ka basta-basta makapasok sa program niya kung hindi ka mag-commit at hindi ka talagang magaling. Sana, ganun naman natin. I think that's what they're trying to do. Kaya the problem is, yung team na yun, sir, kasi nung time rin na yun, hindi pa pwede professionals sa international competitions. Oh, 'di ba yung bilang inopen ng ano na pwede na mga pros, mga NBA players o PBA, wala, bawal noon eh. Wala, pag kailangan amateur ka. Amateur ka, amateur lang.
yun ang difference. That's the difference before. Kaya nga, in a way, parang sa akin, sir, opinion ko, hindi ako sang-ayon na pinayagal na maglaro yung pros. Kasi yun nga yung commitment eh. Oo, yung commitment. Paano pag may mga laro yung mga mother teams nila? Yeah. Yung noon dati kasi, ang mother teams nila, college nila. Pero syempre, before yun nga, no, naranasan yun to, sir. It's an honor to play for the national team if you're picked from college. Pero ano eh, oo nga. Pero sa ngayon nakikita ko sa trend ng basketball natin, college, alam mo yung college, kaya nun din sila Carl Tamayo, kaya nila eh, kahit na wala, ewan ko ha, kahit na hindi na siguro, I mean, sa PBA, ewan ko ha, sa akin, college, kayang-kaya ko, ganun yung mga, ano, yung mga materialis mo. Yung mga yan, masunurin pa. And they will stick to your system. Tama. Diba? Kasi wala pang sungay. Oo nga. Pumunta na ako dun eh. Yun lang yung ano ko eh. Pero, well, I don't know kung saan pala gagawin. Kaya lang, for me talaga, mas mabuti pa yung, hindi mo pa natin man yung commercial, yung talagang pro level. Para makikommit it. Oh, that's just me. Pero, yun lang nakikita ko difference. Kasi, sa tanda ko nga, coach, nakita ko na kung ilang ano yan, national TV ng ginawa. Even yung panahon nila, no, nila Alvin Patrimonio, talaga iba. There was different, it's a lot different, dedicated talaga. Oo, oh, iba yung araw din talaga. Yeah, so, hopefully, ha? Para naman sa atin yan, sa Pilipinas yan, sana magkaisa na ako kaya gumawa talaga sila ng program. Huwag na pasukan ng politika. Yun ang nakikita natin siya. Yun nga, sir. Anyway, sir, sobra-sobra na yung oras na kinuha ko sa inyo at alam ko pagod kayo. Talaw ko na lang. At saka pwede mo tayo kwentuhan pagdating nyo rito eh. Oo naman. Bigla ha? Oo, hindi sir. Paimbitahin ko kayo sa TV sa studio. Gusto nyo pa eh. Basta pupuntahan ko kayo. Kumain na lang tayo. Ayun, the best. Talaga yan. Anyway sir, bago tayo magtapos, I'll give you the floor for your final words. Or kung may gusto kayo batiin, or may message kayo doon kay RC tsaka kay Richie. Well, I mean, yeah, hello sa mga viewers. Salamat at may pagkakataon ng may interview mo, sir. It's been a while. Inabuhay ulit ano dahil sa mga anak ko. Pero yeah, this coming year AP, hopefully panoorin yung mga teams and especially yung dalawang anak ko, si RC at saka si Richie. Tsaka binabati ko yung mga kababayan ko sa Itiag Isabela. Daddy ko ngayon, nasa hospital kasi. So sabi ko, Daddy, magpagaling kayo. Love you. Yun lang. Grabe kayo, sir. Ako nga, nung nalaman ko kayo yung tati, nabi ko, uy, bila ako na. Kailangan, ma-interview ko to. Salamat po. Anyway, sir, pagkatinyo rito, kita tayo, nag-uusap naman. Promise. Tayo, yan, ha? Oo! Mag-absent ako para sa'yo sa opisina. Sige. Salamat. Anyway, thank you everybody. We hope you enjoyed our talk with Sir Ricky Calimag, who has two of talented sons who will be playing the UAAP this season. And the next time makikita nyo kami, magka-picture na kami or nag-video na live kami. Yes. Yeah. Alright. Anyway, have a safe day ahead. Thank you very much and do join us on our next episode. Always tune in to Sports Bytes, the show where the athletes and sports leaders reveal the stories you wanted to know. Be updated in latest happenings and what's in store in world of Philippine sports and beyond. Only here in Sports Bytes, every Friday at 8 p.m. Brought to you by BigMedia Philippines, your home digital media network.